siguro kukuha muna sa Intel funds or magre-realign sila temporarily. Tapos sa next year's budget na lang ay sa kanila to iahabol. Pero pwede naman sa hindi pa naman nag-bye camp. Pero pwede dito siguro ipasok sa Senado para makapasok nila sa bye camp. Sa akin, I don't have any issues with that. I believe pag binigyan naman ng pondo yan, si Secretary Roque, hindi naman niya yan ibubulsa. That much I'm confident. Ang hindi ko lang gusto rito is sumapi siya sa dark side. Yun lang. Pero parang sir, mahahanapan siya ng budget. Oh, pending niya sa amendments. Pending kasi sa period of amendments dito, ililipat lang sa isang item. Although problema, walang allocation doon. But pwede kasi yan, kahit Intel funds lang, tatakbo yung opisina nila. Speaking of budget, ano yung mga sinabit mo ng mga amendments? Ito na rin mo ba yung panukala mo na budget mo sa PNP? Yes, biniling ko na kay Senator Loren Legada na i-realign yung increase sa intelligence funds ng PNP, i-balance doon sa AFP. Kasi I believe while kailangan ng PNP yan, pero kailangan din ang armed forces yan, lalo na ngayon na may mga terorista tayong mga hinahabol. So para ang lalabas doon, pareha sila ng increase ng intelligence funds. So magkano ba yun? I forgot the exact details, but siguro ang magkakaroon ng increase ng mga around the 400 million pesos each. Sino lang sa yung i-introduce mo na amendment sa budget? Oo, kasi pero isa sa divide dyan, may mapupunta sa Air Force, sa Army, sa Navy, at sa GHQ, tsaka sa Secretary of National Defense. Sure. Kamusta naman po yung response ni Senator Loren? Pumayag naman siya. Nung nilabas ko yon doon sa caucus, everybody was in agreement. Ano? So, wala namang debate. In fact, yung iba talagang gusto nila tanggalin buo eh. No? So, mas, ano, wala naman ako nakitang o narinig so far na ayaw. Yun. Before our next question, we would like to recognize our guest from media counterpart from Cambodia. National Assembly of Cambodia, hindi ko naman tama yung pag-pronounce ko sa pangalan, Chan Wen Siri is the Deputy Director of Department of Information, Senate of Cambodia. And then Mr. Na Chun, Deputy General Director of Information and Public Relations. And dito sila para mag-observe. Welcome po sa inyo. Sir, last time na nag-guest ka dito sa Kapihan, you mentioned na you are going to file another case against Senator Dick Gordon. Ano na po yung update? Bukas, I'll be filing the case tomorrow, plunder, against Senator Gordon. So, tomorrow morning niya. This is in relation dun sa, ano niya, pag-plunder niya ng pondo ng gobyerno na pina-allocate niya sa Red Cross. So, ginamit niya yung Red Cross para sa sariling interest. How much is the amount involved? Bakit ka-plunder? It's more than the 50 million na threshold. So, ando doon, bukas, nakalagay yung mga attachments, yung mga documentary evidence. So, ngayon kasi ginagawa nila, kaya hindi ko muna mabigay yung mga ibang specifics. Sir, anong example on how he used it for his own advantage? Nung senador siya, nung first term niya, nag-allocate siya ng pondo sa Red Cross na habang chairman siya. Bawal yun. Parang napolis scam yun or similar to that. So ginamit niya yung kanyang court barrel fund para sa National Red Cross? Oo, in-advocate niya doon. So, kung titignan mo, walang problema, di ba? Red Cross naman yan eh. Kaso siya yung chairman, siya yung nag-disperse. Yun na. Hindi, may conflict of interest na case, iba pa yun. But, basta,
nakikita niyo doon, nakalagay yung doon yung documentary evidence. But in an action, that's what the case is all about. Gordon, may iba ba po ba kasama doon sa kakasuhan o siya lang po? Siya lang, siya lang. Saan kayo siya mag-profile? Sa ombudsman. Kay John? You have proof na it went to his pockets. Yes, kaya nga plunder, ano? Plunder yung final natin. At pagka, ano yan, lalabas yan, mas malalim pa ang lalabas dito. At along with that, magsasubmit din ako ng letter sa Commission on Audit na mag-conduct ng special audit sa pondo ng Red Cross, lalo na yung mga financial na pondo ro ng gobyerno. Tapos, I will also be submitting a letter to the International Federation of the Red Cross para i-request sila na mag-conduct ng independent audit dito sa Philippine Red Cross dahil pinagkakakitaan nga ni Mr. Gordon. So, sino nag-provide sa inyo ng mga documents? Mismo yung taga-Red Cross po ba? Maraming mga paraan. Paolo! Sir, bago yung tanong ko, sir, yung paraan naman, sir, legal naman lahat. Yun. Yes. Sir, ano yung, sir, pa-elaborate sa yung mas malalim pang lalabas? Marami pa actually nga tinitignan, ano, na iba pang anomalous things. So, isa pa lang yan, yung sa PDAF. Then, meron kaming tinitignan anomalous land deal, ano, ng ginawa nito ni Senator Gordon as chairman ng Red Cross. Tapos, meron pang iba eh. Aside doon sa ginamit niya ito nung para doon sa campaign niya nung 2010 doon sa presidential run niya. So, lahat ito makikita yan doon sa two independent audits na gagawin, one by COA and one the internet by the International Federation of the Red Cross. Okay, Lynn Pan? Meron ba kayong witness o nagdadala kayong Both na testimonial at saka documentary evidence. At ito yung sa akin dito, ano, once na na-file ko na yan at pagbukas natin ng session, ito na ngayon ang ilalabas ko sa mga colleagues ko sa Senado that we would have a chairman ng Bureau Committee na tasked primarily to investigate acts of corruption by public officials. Pero siya mismo ay may plunder at kung ano-ano pang mga anomalies na nagawa. So sir, i-reiterate mo yung panawagan mo na palitan na si Senator Gordon as chairman ng Blue Ribbon Committee and Justice Committee. Yes. Pero first things first, I will file the case muna para makita nila yan. Then, yun na yan, kayaan na to. Diba? Kumbaga, as a matter of delicadeza, which I don't expect also from Senator Gordon, yun sana. But, para hindi ka na itaboy pa. No? So, saan ang oras ito kayo tomorrow sa ombudsman? Umaga ito. Late in the morning. Ibigay na lang ni Adet yan. Any related question? Isang, hindi ko kanina to. Pinapatanong reaction niyo doon sa nahuling anak ni Yuyo Kulay na nakabitin. Na nakadetailed na paano? PSD siya. May nakadetail sa kanya. Anak ng drug lord daw. Tapos may nakadetail sa kanyang PSG sa kasa. May part ng security niya. Si Yuyo Kulay. Nakapag-benta ng illegal drugs, di ba? Malapit sa Malacanang. Malapit sa Malacanang. Habang nasa loob. Alam niyo, hindi ako nagugulat kasi sabi ko nga, simulat sa pool na itong war on drugs ni Mr. Duterte na ito, it's a sham ng PNP i-balance doon sa AFP. Kasi I believe, while kailangan ng PNP yan, pero kailangan din ang armed forces yan, lalo na ngayon na may mga terorista tayong mga hinahabol. So, para ang lalabas doon, pareha sila ng increase ng intelligence funds. So, magkano ba yun?
I forgot the exact details, but siguro ang magkakaroon ng increase ng mga around the 400 million pesos each. Sige lang sa yung i-introduce mo na amendment sa Raja. Oo, kasi pero isa-subdivide dyan. May mapupunta sa Air Force, sa Army, sa Navy, at sa GHQ, tsaka sa Secretary of National Defense. Sir, kamusta naman po yung response ni Senator Loren? Humayag naman siya. Nung nilabas ko yon doon sa caucus, delicious.